Apaan mo magagawa yung kamutihan kay Allah sa buwan ng Ramadan? E bago mag-Ramadan, punong-puno ka ng kasalanan. Nandun ka sa pagsisinungaling, nandun ka sa riba, nandun ka sa chismis, nandun ka sa riba, sa namima. Diba? Nandun ka sa lahat ng mga muharramat, lahat ng mga kasalanan, mga kapatid sa Islam. Kaya paano mo i-expect kay Allah pagdating sa buwan ng Ramadan? Ikaw ay magiging muwafak, o di kaya ikaw ay pagpapalain ni Allah. Magiging maayos ang iyong kalagayan sa buwan ng Ramadan. Eh, hindi ka naghanda sa pagdating ng buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam. Papaano papasok sa puso mo ang Quran at mananatili sa iyo yung Quran samantalang yung puso mo punong-puno pa ng haram? Paano mo mangyayari yun? Paano mo magagawa yun samantalang ikaw ay lulong sa musika? Yung puso mo punong-puno ng lahat ng uri ng mga makabagong musika sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, lahat ng mga galaw, alam mo, paano mo yun may papasok yung Quran, mga kapatid? Hindi mangyayari yun. Tanggalin mo muna yung mga bagay na maaaring makapagpigil sa'yo sa pagiging mabuti mo at paggawa mo ng kabutihan sa buwan ng Ramadan. Para makagawa ka ng kabutihan sa buwan ng Ramadan. Hindi ba sabi ng Propeta Muhammad SAW, merong isang taong nananalangin, sabi niya, Ya Rab, o aking Panginoon, dindinggin mo ako. Ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, paano didinggin ang kanyang mga panalangin samantalang ang kanyang kinakain ay galing sa haram, ang kanyang damit ay galing sa haram. Ang lahat ng may kinalaman sa kanya ay galing sa haram. Faanna yustajaba lah. Paano ito tatanggapin ni Allah? Puro haram ang nasa kanyang katawan, mga kapatid sa Islam. Ganun din. So bago natin salubungin yung buwan ng Ramadan, magtauba tayo kay Allah. Humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng tunay na kapatawaran. Ang pagtatauba kay Allah subhanahu wa ta'ala bago dumating ang Ramadan ay isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay magiging muwafak. Ikaw ay pagpapanain. Ikaw ay gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Dumating ang isang lalaki kay Hasan al-Basri, isa sa mga pantas natin, rahimahullah. At sinabi niya, وَقَالَ لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٌ O Abu Sa'id, tunay na ako ay inihanda ko na yung aking sarili sa gabi at nagwudu na ako at ako ay handa nang magsagawa ng Qiyamul Layl. Yung Qiyamul Layl sa gabi, alam niyo yung Qiyamul Layl sa gabi, yung ikaw ay magdadasal sa kalagitnaan ng gabi, mga kapatid sa Islam. Ngunit sabi niya, ngunit pagdating na yung malapit na yung gabi, hindi ko nagagawa. Ano kaya ang kadahilanan? Sabi nung lalaking yaon kay Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sabi ni Hasan Al-Basri rahimahullah, qayyadat ka dhunubak. Tunay na ikaw ay itinali ng iyong kasalanan. Gagawa ka na sana ng kabutihan, ngunit hindi pa handa yung puso mo. Hindi ka pa nagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pa humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagdating ng satanas sa'yo, madali ka pang makuha. Konting waswas lang sa'yo, matulog ka na. May gagawin ka pa. Imbis na makakagising ka ng kalagitnaan ng gabi, hindi ka nakakagising. Bakit? Dahil madali kang nadala ni Satanas, mga kapatid sa Islam. Sapagkat merong pang natitira sa iyong puso mula doon sa mga kasalanan na kung saan madali ang isang tao na maakay ni Satanas dito, mga kapatid sa Islam. Kaya kinakailangan ng isang tao, magtatawa muna siya, mga kapatid sa Islam, sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Papaano kung ang isang tao magpa-fasting sa buwan ng Ramadan samantalang punong-puno siya ng napakaraming mga kasalanan? Totoo nga naman, mga kapatid sa Islam, paano mo paghahaluin yung dilim sa liwanag?
Paano paghahaluin yung kabutihan sa kasamaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Paano papasok sa puso mo yung kabutihan? Sabi nga nila, paano papasok sa puso mo ang Quran at mananatili sa iyo yung Quran samantalang yung puso mo punong-puno pa ng haram? Hindi ba totoo, mga kapatid sa Islam? Paano gusto mo makakabisado ng Quran pero nahihirapan ka? Hindi ka makakapagkabisado ng Quran. Hindi ka makapagbasa ng Quran. Paano mo mangyayari yun? Paano mo magagawa yun samantalang ikaw ay lulong sa musika? Yung puso mo punong-puno ng lahat ng uri ng mga makabagong musika sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, lahat ng mga galaw, alam mo, paano mo yun may papasok? Yung Quran, mga kapatid, hindi mangyayari yun. Kapatid sa pananampalatayang Islam, paano mo magagawa yung kabutihan kay Allah sa buwan ng Ramadan, bago mag-Ramadan, punong-puno ka ng kasalanan? Nandun ka sa pagsisinungaling, nandun ka sa riba, nandun ka sa chismis, nandun ka sa riba, sa namima, diba? Nandun ka sa lahat ng mga muharramat, lahat ng mga kasalanan, mga kapatid sa Islam. Kaya paano mo i-expect kay Allah pagdating sa buwan ng Ramadan, ikaw ay magiging muwafak, o di kaya ikaw ay pagpapalain ni Allah, magiging maayos ang iyong kalagayan sa buwan ng Ramadan? Hindi ka naghanda sa pagdating ng buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam. Tanggalin mo muna yung mga bagay na maaaring makapagpigil sa'yo sa pagiging mabuti mo at paggawa mo ng kabutihan sa buwan ng Ramadan, para makagawa ka ng kabutihan sa buwan ng Ramadan. Hindi ba sabi ng Propeta Muhammad SAW, merong isang taong nananalangin, sabi niya, Ya Rab, o aking Panginoon, o aking Panginoon, dindinggin mo ako. Ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, paano didinggin ang kanyang mga panalangin samantalang ang kanyang kinakain ay galing sa haram, ang kanyang damit ay galing sa haram? Ang lahat ng may kinalaman sa kanya ay galing sa haram. Faanna yustajabalah. Paano ito tatanggapin ni Allah? Puro haram ang nasa kanyang katawan, mga kapatid sa Islam. Ganun din. So bago natin salubungin yung buwan ng Ramadan, magtauba tayo kay Allah. Humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng tunay na kapatawaran. Hindi yung sasabihin mo, Ya Allah, patawarin mo ako, pero bukas, anong ka na naman sa kasalanan na ikaw ay humingi ng kapatawaran? Ya Allah, patawarin mo ako, pero nandyan ka na naman sa kasalanan na kung saan hindi mo maiiwanan o hindi mo kayang iwanan, mga kapatid sa Islam. At yung istighfar, yung paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi, Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiru, fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru fil yawmi akthar min 100 marrah. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kayong mga tao, humingi kayo ng kapatawaran kay Allah. Humingi kayo ng pagpapatawad kay Allah at humingi kayo ng kapatawaran sa kanya, sapagkat tunay na ako ay humihingi ng tauba sa kanya at humihingi ng kapatawaran sa kanya sa mga kasalanan ko sa isang araw nang mahigit ng sa 100 beses. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinatawad ang kanyang mga naunang kasalanan at ang mga magagawa pa lang niyang kasalanan, umihingi ng kapatawaran kay Allah, nagsasabi ng astaghfirullah, astaghfirullah sa loob ng isang araw nang mahigit 100 beses. Propeta, mga kapatid sa Islam, paano tayo bilang isang tao na ordinaryong Muslim dapat higitan natin ang propeta Muhammad dahil hindi tayo propeta? Kung 100 beses mahigit ang ginagawa ng propeta Muhammad, dapat sa atin 200 beses, dapat sa atin 1,000 beses. Sino sa atin ang hindi nakakagawa ng kasalanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Kaya ang pagtatawba kay Allah, ng tamang pagtatawba, sincere na pagtatawba, may mga kondisyon ng tawba eh. Halimbawa, gusto mong magtawba sa paninigarilyo,
Ang pinakauna mong dapat na gawin kapag ikaw ay magtatawa sa kasalanan ng paninigarilyo, di kaya pag-inom ng alak, paninigarilyo pag-inom ng alak. Ang pinakauna mong dapat gawin para makapagtawa ka sa pag-inom ng alak ay kinakailangan na pagsisihan mo ang iyong ginawang kasalanan na yon. Pagsisihan mo. May mga tao kasing alam nila yung kasalanan na nagagawa nila pero hindi nagsisisi. Ha? Yung nadam, yung pagsisisi. Parang ikaw ay aminado. Pangalawa, yung pag-amin mo sa sarili mo na yung ginawa mo ay kasalanan. Bukod sa nagsisi ka, aminado ka sa sarili mo na kasalanan yun at hindi maganda yun at masama yun. Ang pangatlo, kailangan layuan mo yung kasalanan na yun. Nagtawba ka nga sa pag-inom. Ngunit pag-uwi sa bahay, nandun ka naman sa harapan ng iyong mga tunggero at mga tunggerang mga kapitbahay. Paano ka makakapagtawa? E paano pag tinagayang ka? Paano kapag ikaw ay binigyan ng bote ng alak? Maiinganyo ka na naman. Sasabihin mo naman, bukas naman ako magtatawba. Mga kapatid Islam, nakuha niyo ba yun? Sa pagchichismis, nagtawba ka na sa pag-backbiting. Ngunit ang lagi mo namang kausap at lagi mo namang kasama yung mga chismosa ng mga kumadre, mga kumari, mga marites, mga kapatid sa Islam. Nakuha niyo yun? Paano tatanggapin ni Allah? Ikabilang sa tauba, maging makatotohanan ka, kailangan lalayuan mo yung kasalanan na yun na iyong gustong pagtaubahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ito ay may kinalaman, pang-apat, kung ito ay may kinalaman sa mga karapatan ng tao, dapat ibalik mo. Kung ang iyong pagtatawbahan na kasalanan ay pagnanakaw, kailangan yung ninakaw mo, yung karapatan o pagmamay-ari, kayamanan ng iyong kapatid na Muslim na ninakaw mo, kailangan ibalik mo yun. Sapagkat iba yung karapatan ni Allah sa karapatan ng tao, ibalik mo yun. Yun ang pang-apat na kondisyon, mga kapatid sa Islam. Kaya iintayin natin, mga kapatid sa Islam, na kumbaga ang sarili natin mismo, ilalayo natin doon sa kasalanan na gusto nating hingan ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang una, mga kapatid sa Islam, sa paghahanda natin sa buwan ng Ramadan. Kailangan alin? Kailangan ikaw ay magtauba, tayo ay magtauba kay Allah, humingi ng kapatawaran at mag-istighfar. Humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, magsisi sa ating mga ginawang kasalanan, mga kapatid sa Islam. Ito ay para sa aking sarili unang-una at para sa inyo, mga mahal na kapatid sa Islam.